Sabine Radio, Sabine Mo. Hi, Tante. Energy. Energy FM. Hello naman, John. Hi, isang magandang afternoon. Afternoon, hapon tsaka afternoon. Ibilit mo yan. Ay, kamusta naman po tayo sa mga natutulog dyan, gising-gising. Sana all napupuyat sa love life, di ba? Hindi yung kakabilang kung sino may mga utang sa'yo. Ay, nakakaloka. Pero eto na nga po dahil Monday ngayon, kalikutin natin yung mga kukote ninyo. No? Panahon na para mag-isip ang ating tanong. Wow naman, ha? Tanong. Titignan natin kung sino nga ba yung mga bagay-bagay sa isa't isa. Wow, tignan natin, match ba sila or hindi? Diba? Yan yung mga gusto kong malaman sa araw na ito. At ang unang katanungan talaga, matching type tayo, friend. Ang tanong, masungit at friendly, bagay or babay? Bagay nga ba sila? Marami ba kayong kilala dyan na masungit, tapos yung isa friendly? Ay! Di ba, minsan mapapaisip kay, carry kaya? Ano ka? Bagay kaya? Bagay ba sila? Kasi kapag kunwari, yung mga masusungit, aminin nyo yung mga girls, gusto natin yung medyo misteryoso, di ba? Medyo tatahi-tahimik, hindi nagsasalita, tapos aabangan mo yung ngiti. Di ba? Kakainis. Bakit ganun, no? Inaabangan natin yung mga, alam mo yun, yung hindi mo araw-araw nakikita ng umingiti. Yung pagbigla siyang tumingin sa'yo, tapos nag-smile, yung parang, ay, nakamang, mamamatay ka, di ba? May mga ganun, yung tipong pag tumingin lang sa'yo, natutunaw ka na, ano? Ewan ko, bakit ganun? Nakakakilig sa part ng mga babae. O ako lang. Di ba? Tapos kadalasan, kapag masungit, parang ano eh, maihiya ako or yung iba nag-challenge na, ay parang ang sarap kaibiganin na ito ah. Tahimik, masungit, ayaw patibag, no? Sabi rito ni Rochilda Diana, yung asawa ko, di ba? So sa tingin niyo bagay ba yung masungit tsaka friendly? Ang kadalasan kasi daw na mahirap sa sitwasyon ng mga may masungit na manliligaw or masungit na gusto, di ba? Para anong nangyayari, hindi mo tuloy masabi sa kanya dahil kadalasan na masusungit na lalaki, sa lalaki tayo ah, madalas torpe. Di ba? Sabi dito ni Jasmine, masungit at friendly, nagjo-jive yan. Mahirap pag pareho ng character, boring. Ay, sa true lang. Dati noon, pinapangarap ko na sana yung magiging jowa ko. Ganito rin, maingay, makulit. Diba? Joker din, madaldal. Pero, mahirap din pala pag maneho kayong madaldal, no? Ang ingay. Pero minsan may mga nag-work din na ganon. Pero parang mas challenging kapag medyo iba kayo ng ugali. Alam mo yun, yung katunggali mo sa lahat ng bagay. Para at least, meron kayong pinag-aargumentuhan, di ba? Meron kayong pinag-uusapan. Kasi lagi kayong taliwas. Huwag lang sosobra. Ayun yung mahirap. Baka mamaya hindi nakarelasyon ituring sa'yo, kaaway na. Sabi ni Rick Bryan, oo, bagay yan. Kasi pareho kayong mabait. Baka mabaliw kayo, tas manawa kayo. Kasi parang Sesame Street lang, palagi araw nyo, ganun. Oo nga, no? Hello! Kamusta ka? I love you. Ganun lang. Walang real friend. Mag-away naman tayo. Ganun. Alam mo kaya minsan na pagbibintangan tayo, bakit ang mga babae gusto lagi ng away? Hindi naman po masyado. Minsan lang, di ba? Bagay po, basta parehos po yung gusto ang isa't isa. Actually. Mahirap naman kung magkaiba nga kayo, no? Opposite nga, pero hindi ka rin naman talaga gusto. Ayun, wasaklap doon. Sabi yung isa tahimik, isa bully. Oo, para may lambingan factor, di ba? Ang sarap kaya yung tahi-tahimik tapos biglang kikilitiin mo yung kilikilit tapos magagalit sa'yo. Tapos paaamoy mo sa kanya. Di ba?
Sabi nila kasi nga, yun talaga eh, nag-a-attract talaga yan pag pareho at pag magkaiba kayo. Kapag kunwari yung isa madaldal, so yung isa, listener siya, di ba? Mahirap naman kasi kapag kunwari, pareho kayo na hindi nakikinig, di ba? Yung pareho kayo na, ay hindi, ito yung punto ko, pakinggan mo. Oh. Pareho kayo matalino, pareho kayo maganda. Maganda! Diba? Maganda rin yung merong konting panira lang ng moment. Konti lang ha, wag so sobra. Mas romantic yung once in a while may awayan. Meron nga akong narinig, no, ang sabi nila, maganda raw yung nag-aaway para pag nagkabate, bakbakan. Oo, hindi ko alam bakit gano'n, no? Parang mas kasabik-sabik daw. Diba? Yung pagbabati ninyo kapag minsan nag-aaway kayo. Pero wag naman pong ini-schedule ang away. Parang hindi naman healthy yon. Na, oy, next week ha, mag-away tayo, please. Kasi bored na ako, diba? Mahirap naman. Ano to, sabi, at ipaamoy sa kanya, ha ha ha. Bakit bakbakan agad, sabi? Huwag muna bakbakan, ano lang, pakpakan lang. Papapak nga, ganun. Yung mister ko mabait pero pag nagalit tahimik lang, sabi ni Baby Rodriguez. Oh, yan naman ang kinakatakot ng iba kapag daw medyo tahimik ang tao, nakakatakot kasi yan yung mga napupuno o yung mga nasa loob, yung kulo. Pero feeling ko, depende naman po talaga yan. Diba? Depende kung paano siya lumaki. Paano kung tahimik lang talaga siya. So, hindi mo rin masasabi na baka mamaya hindi lang talaga siya patola. Diba? Or hindi lang talaga siya yung unbothered siya. Yes, unbothered queen, ganun. Unbothered king. Wapak hills. Kaya tahimik lang talaga siya. Pero ang sarap sana ng ganun, no? Ako pinangarap ko dati na maging tahimik lang. Pero hindi ko talaga kinayo, friend. Nilagnat ako. Hindi ko alam. Kasi masarap din eh. Ewan ko ah, may advantages and disadvantages ang pagiging tahimik. Advantage para sa akin lang ah. Para sa akin lang to. Again, para sa akin lang. Para sa akin kasi kapag tahimik ka, ano eh, less talk eh, less mistakes, di ba? Wala kang magagawang kasalanan kasi hindi ka magbibigay ng comment, wow, say ka sa lahat ng bagay, wala ka care kung marami silang hinanakit dyan or galit dyan. Wow, kiber. As in, tahimik ang buhay mo, di ba? Advantage yun pag tahimik ka. Isa pa, syempre hindi ikaw yung pupuntahan ng mga mangungutang. Kasi tahimik ka naman, dead kid ka, so hindi nila alam kung friendly ka, manguhula sila. Hindi kalapitin ang mga mangungutang, di ba? Pangatlo, kapag ikaw ay tahimik, ang mangyayari sa buhay mo, oh, pasok office, alis, uwi. Wala ka na, hindi ka na mag-worry, eh, baka mamaya, sandali, hindi pa ako nakakain ng burger na binake ni Sheena, o ganyan. Hindi ka nakakabahan, di ba? Wala kang iisipin, kumbaga mundo mo lang. And yun ang isa sa disadvantage naman. Diba? Isa sa disadvantages yan eh. Siyempre, kapag kunwari mag-isa ka nga lang, tahimik ka, eh yun naman ang medyo nakakalungkot. Pag uwi mo, wala. Tahimik ka na nga, wala ka pang jowa, o diba? Eh at least pogi ka. At least maganda ka, girl, diba? Ewan ko, ang sarap lang, no? Ang sarap maging tahimik. O, sabi rito, walang pakialam sa buhay, di ba? Yes, super unbothered ka lang. Hindi po niya sinasalob yung galit niya or hindi niya dinadala. True! O, di ba? Yung tipong wala, dito ka lang, o, dyan ka, tapos, period, wala. Wala kang care. Walang negatibo nangyayari sa buhay mo kasi tahimik ka lang. Ang sarap! Oh, sabi ni Feli, asawa ko po sobrang bait at tahimik naman po. Ako ang maingay at maldita, minsan nga po ginagalit ko siya. Bakit pag ginagalit? Bored ka din. Sabi ni Aina Adan, may kakilala ako, super bait ang boy, pero pag nagalit parang buwaya. Paano yung buwaya patingin? Parang hindi ko ma-imagine kung paano magalit yun. Laki, ganun ba kalaki yung bibig? Ang buwaya talaga. Ganun siya kalikse. Sabi, ah, masarap po maging tahimik, OMG. Yun din po pangarap kong maranasan. Same, girl. Pangarap ko yun, yung tipong ipapakilala ka, tapos ikaw, ma, girlfriend ko nga pala. Ah, hello po. Good afternoon po. Ganun. Ay! Okay, di ba, yayain ka kumain? Ay,
okay lang po, busog pa po ako. Thank you po. Ganun, di mo? Tapos gusto ko yung tawa ko, yung ganun lang. Yung, ha? Hello? Hindi man. Tinatry ko talaga. Gusto ko sana maging ganun. Sana ngayong 2022. Kaso hindi ko kaya. Tsaka baka manibago sa akin yung asawa ko. Sabihin, ano nangyari? Bakit ganyan ka na? Oy, kumain ka na ba? Halika, kain tayo, sabay tayo. Ganun, right? Okay, pagtatawag ako kay Jimbo. Ah, hello, Jim. Okay lang ba? Pwede ba ako sana magtanong? Diba? Sana ganoon na lang ako magsalita. Tapos pag ganito, pag-e-ere, di ba? Hi! Isang magandang hapon po sa inyong lahat. At salamat po sa inyong pakikinig, ganun. Gusto niyo ba ng ganun? Sabi ni Hedy, introvert since birth. Tamang tahimik lang sa Gedli. O, di ba? Kaway-kaway tayo dyan sa mga nasa Gedli lang. Sila ang mga unbothered king and queens. Hello po. Tutorial daw sa mahinhin. Oh, dali. Sige na, pa-tutor naman oh. Ako, pangarap ko din, maging tahimik pero hindi kaya, di daw bagay. Same, ako din. Hindi daw bagay. Sabi ni Love Wariza, basta ako masungit, asawa ko mabait. Very good. Ipagpatuloy ang pagiging masungit. Dalagang Pilipina, yeah. Oh, di ba? Nakakatawa, no, kung goal mo 2022, magiging masungit ka na. Parang hirap naman. Sakto lang. Oo, wag naman yung sobrang sungit na tipong magtatanong lang sa'yo, galit ka kagad. Saks lang. Yeah? Hi, Ronald Lopez. Hello sa mama daw ni Abby. Rain, nagtitinda. Hello. Siguro nagkakaedad ako, sabi ni Love. Oo, kaya intindihin po rin natin yung mga medyo tumatanda na medyo mainitin ang ulo o baka may dinaramdam, di ba? Hindi natin alam, kaya wag tayong mapanghusga. Eto na lang husgahan natin dahil magpa-party-party muna tayo. Let's stop pretending to be tahimik because I am not. I am not! Let's go party-party, my friend. Eto na mga bangga, kaya naman chill ka lang at tutok lang. Sayawa na muna tayo, friend.